Kamusta mga tol? Walang patay na buta sa mga place ng Spain mga tol. Grabe ang ganda talaga ng mga place at execution eh. Tirayan na natin yan pero bago yan, atyara muna tayo. Focus lang sa goal. Yahoo! Hindi ka takataka mga tol no, na noong 2019 Spain ang nag-champion dun eh. At sila rin ang number 1 ngayon sa FIBA World Ranking. Eh walang nyamo naman kasi ganda talaga ng mga place ng Spain eh. O, dito mo tayo sa simple lang ha. Staggered screen galing sa ilalim. Yan, madalas gawin sa NBA yan, di ba? Nalibre tuloy, pull up yan. Nakaw, kumalog naman. Etong sa Spain nga lang mga tol, no? Sa ilalim nang gagaling yung in-screenan eh. Ayan, binigay na sa poste. Pero tingnan nyo itong nasa ibaba mga tol, no? Umiscreen pa rin eh, no? Kaya walang patay na butas talaga yan. Nalibre na tuloy, patay ka dyan. O, ito ba, sa kabila nga lang ginawa eh, no? Isa, dalawang screen. Kita na yung bakal. Ako, sobrang nas vitamins. Bawat cut may screen. Eh tingnan nyo yan o, pa-alley-oop yan eh o. Pero walang pasa dyan. So ang ginawa niya, dinerecho na lang niya ngayon sa screen sa kabila. And diretso staggered screen na ngayon yan eh o. Tapos diretso rin sa high post sa elbow. Backdoor cut naman yan. Walang yang yan. Walang patay na butas talaga eh no. Eh tingnan nyo to mga tol o. Nabarahan ang defense yung staggered screen sa kaliwa. Diba? Pupunta yan dito eh o. Ang ginawa na lang tuloy, sa kabila na lang tuloy ngayon pumunta. Pero may taga screen pa rin eh o. Tapos diretso ngayon sa pick and pop. Ayun, nalibre na nga 4-3. Nako, tabingin naman. Ayan pa isa, sa ilalim o, oh, screen the screener o, oh. Pagka-screen niya, angat siya ngayon, siya naman nangyayi-screenan. Pero hindi pa tapos yan dyan mga tol ha, pin down screen naman ngayon yan, ayan, diretso naman ngayon sa high post, hand off, pick and roll na naman, ayun, nakalibre sa wakas. Ayan pa, same play lang eh no, screen the screener sa ilalim, ayan yung pin down sa elbow o, oh. Ayan yung pangalawang pin down screen sa elbow pa. Tapos, drive and kick out naman ngayon, ayan, favorite ni Coach Chot yan, diba? Ayan pa isa o, oh, 4-3, patay ka dyan! Ayan pa uli yung mga pin down screen sa elbow mga tol no. Tapos tatanggap sa taas. Kanina pa ginagawa diba. Tapos sasalaksak ngayon yan. Pero imbis na kick out kagaya kanina, eto na. Dito na naipasa ngayon sa malapit. Ayan floater ngayon yan. Ako tungkab naman. Pero yun na putback pa nga oh. Pero pansinin nyo mabuti yung nangyayari sa ilalim mga tol no. Ang gulo talaga ng depesa ng USA sa loob eh. Kasi nga non-stop yung galawan. Nalilito sila eh. Kapag tumulong ka kagaya niya anak ni LeBron, ang mangyayari, tingnan nyo oh, libre na yung tao niya. Pwede to ipasa eh no. Eto pa, eto naman mga tol, tingin ko hindi talaga to play eh. Kumbaga parang concept lang siguro to eh no. Kapag malaki yung may hawak ng bola, etong nasa ibabaw tsaka nasa wing, kakat yan pa ilalim. Tapos yung mga nasa corners, aangat ngayon niya sa ibabaw. Pero yan, walang pasa dyan eh no. Kaya ginawa dyan, hand of pick and roll na lang sa kabila. Ayun, tumulong ngayon yung bantay, nalibre tuloy, 4-3, nakatungkab naman. Pero ayan na naman yung offensive rebound eh no. Yan mga tol, ang dalas ko nakita yan ha. Pero tingin ko hindi talaga play yan mga tol eh. Nakasanayan lang nila yung mga ganyang cuts. Cut yung nasa wing tapos aangat yung nasa corner eh no. Diretso pick and roll na naman. Tapos tingnan yung weak side mga tol. Ayan oh, yan ang sinasabi ko oh. Cut yung nasa wing, angat yung nasa corner. Diba parehas lang ginawa eh. Kaya tingnan nyo oh. Nung nagpaiwan yung anak ni LeBron para tumulong ngayon sa ilalim, asa na yung bantay niya? Wala na. Ang layo-layo na eh no. Kasi nga galing sa cut yun eh. Ayan, wide open tuloy. 4-3. Naku, tungkab na naman. Pero puro open talaga yung nakukuha nila eh no. O yan pa, tingnan nyo, anong gagawin? Sabi ko kanina, kakat, pailalim yung nasa wing, diba? Aangat yung nasa corner. Tapos pick and roll sa ibabaw. Kaso nagka-switch. So popost yan ngayon niya kasi mismatch yan eh. Kaso nakagulo yung cut ni Dabay. Ayun, naubos talo yung shot clock na dito eh. Eto pa isa, staggered screen naman ngayon from the corner. Tapos binalik lang, sabay cut pa ilalim, sabay pick and roll sa ibabaw. Pero yung kumat pa ilalim mga tol, tingnan nyo mabuti oh. Biglang bumalik eh oh, para magbigay na screen. Hindi talaga nakakita eh no. Biglang naging Spain pick and roll yan. Ang ganda na screen, libre tuloy oh. Tak-tak! Sila nagpauso niyan mga tol no, kaya nga Spain pick and roll ang tawag diyan eh. Pero yan diyan nagka-switch eh oh. Kaya pinoste na naman kagad ang mismatch. Yan ang gusto ko talaga dito sa Spain eh no. Patuloy yan. Nagpi-play talaga sila pero kapag ganyan nakita nila mismatch, si Baby Backlifts lang yung bantay eh oh. Tingnan niyo ginawa oh. Dung ka tol, dung ka pumoste ka balik bantay mo. Yan oh, tingnan niyo oh. Nag-seal na oh, ang tigas pa ng pagkakasil. Ayun, easy 2 points tuloy yan. Kumbaga mga tol no, nare-recognize kagad nila kung saan sila may advantage. Kaya kahit simpleng low post lang, ginagawa pa rin talaga nila kapag may nakita silang mismatch eh. Kahit nga sa fast break, tinan nyo mga tol, ayan oh, pinostehan kagad si Baby Backlifts eh, mismatch nga kasi eh. Eh di nangyari tuloy, tumulong tuloy sa ilalim, sabay kick out naman ngayon, libre-libre to si Daboy oh, 4-3, tungkab naman. Ang nakakatuwa dyan mga tol no, kahit na nasa poste ang bola ha, tuloy talaga yung screen na sa labas eh no. Tingnan nyo galaw nung nasa poste oh, hindi pa atras eh, hindi pa lapit sa ring eh no. Papunta sa 3 points yung nasa poste eh. Sabay nag hand off tapos nag roll, ayun nakapeki na nga, drive and kick out naman ngayon, 4-3, patay ka dyan. O tapos ito pa, tingnan nyo yung ibabaw oh. Tingin ko ang tawag dito mga tol no, weave ata yung tawag dito eh. Nasa ibabaw lang yung action pero pasahan ng pasahan tsaka screen na ng screen na sa ibabaw na ganyan eh. O yan pa, tingnan nyo oh. Tingin ko walang specific na pwesto talaga tong play na to mga tol eh. Basta nasa ibabaw lang silang lahat tapos screenan lang na screenan tsaka pasahan lang na pasahan sa ibabaw. Ayun, ganda na pass out. Nice, tirang takot, patay ka dyan.
Kung mapapansin nyo mga tol, no, hindi talaga to super gandang play. Sobrang basic talaga nitong play na to eh. Pero ang ganda nga kasi tignan, kasi nga ang galing talaga ng execution ng Spain eh, no. Napaka-smooth talaga tignan, sobrang smooth talaga eh. Yung para bang wala nang nag-iisip, talagang automatic eh, no, matik, dire-diretso talaga yung takbo ng play, kaya ang bilis ng execution nila eh. Tapos kadalasan pa ha, ang konti talaga ng dribble nila ha. Mas marami talaga yung pasa kaysa dribble. Ang bilis pa ng pasahan. Ayan, nalibre tuloy, patay ka dyan. Well, yung ganyan mga tol, no, na halos wala nagdi-dribble, mahirap yung gayahin sa Pilipinas. Alam nyo kung bakit? Kasi dito sa atin, kapag magaling ka mag-dribble, sikat ka. Kaya nga yung iba kung ano-anong ginagawa dribble, di ba humihiga pa nga yung iba habang nagdi-dribble para magpasikat lang ulang niya eh. Tapos ito pa pala mga tol, meron din silang ganito ha, yung basic lang na pick and roll sa ibabaw, tapos nakaabang na lang yung iba sa labas na ganyan. Yan ganyan, no? Simple lang talaga, di ba? Kapag tumulong ang defense sa roller, syempre pwedeng ipasang yung sa abangan sa 3 points na ganyan. Patay ka dyan. Yan ganyang play mga tol, no? Malamang madalas makita natin sa Gilas yan eh. Simpleng pick and roll lang kay kabahing Noldy Clarkson. Well, effective din naman talaga yan, lalo-lalo na kung meron kang scorer na ball handler. At saka syempre, kapag kulang ka sa practice, madali kasi i-execute yan eh. Kaya ganyan gagawin mo. Tapos ito pa mga tol, no, yung panghuli. Yung isa pang gusto ko dito sa Spain, yung offensive rebounds. Palaban talaga ang Spain sa offensive rebounds eh. Kapag tumira sila, ganyan, tingnan nyo oh. Tatlo kagad, pasok kagad sa loob eh oh. Eh USA ano ba yan? Maraming tamad bumaksot dyan eh. Tingnan nyo oh, sable tuloy eh oh. Paya pa isa, pagka-roll, ayan, maliit yung bumaksot sa roller. Ayan, sige, labanan mo, ayan, ganda eh, no, same ball na naman tuloy. Ang dami nilang nakuha ng offensive rebounds laban sa USA. Consistent kasi talaga mga tol eh. Bawat tira nila, ganyan, pasok agad sa loob eh oh. Ito pa isang ginagawa niya mga yan mga tol ha. Tatapikin na lang palabas yung bola kapag ganyan di nila makuha yung bola. O yan pa, tinan nyo rebounds nila oh. Sana all masipag ko muna offensive rebounds, lalo-lalo mga 7 footer pataas. O yan naman tayo, baka isipin nyo naman may pinaparinggan na naman ako eh, meron naman talaga. So yun mga tol, no, etong ginagawa ng Spain ha, yan mismo yung gusto nating makita sa Gilas natin, di ba? Kasi panigurado, lamang sa atin ang kalaban natin sa tangkad tsaka skills eh. So kailangan natin sigurado ng mga ganyan mga plays para makakita naman tayo na ilang open shots. Pero wala eh, may umepal na naman eh, no. Sipin niya mga tol, no, etong mga players ng Spain, konti lang ang nasa NBA dyan ha. Tapos hindi pa sila madalas gamitin sa NBA kumpara sa USA na talaga mga kilalang player yung mga sa NBA. At halatang mas lamang sa skills sa mga players ng USA kesa sa Spain, di ba? Kahit hindi pa yung mga superstar talaga ng NBA yung naglaro noong 2019, Spain pa rin nag-champion dun eh, no? At kahit nga dito sa tune-up na to mga tol, kamakailan lang, di ba? Lamang pa yung Spain sa USA eh. Nakabante lang USA, fourth quarter na eh. At halatang kaya talagang talunan ng Spain ang USA. Eh kasi nga mga tol, bumabawi ang Spain sa teamwork tsaka execution, samantalang average naman doon ang team USA. Sipin niya mga tol, no? Siguro kung team USA yung ganyan, yung execution nilang play, eh malamang tambakan lahat ng USA, lahat na makakalaban nila eh, no? Mapapasana all ka na lang talaga sa Spain eh, no? Sana all! Sana all! Kaso wala talaga eh, no? Wala talaga tayong magagawa eh. Malapit na sana tayo doon. Nandun na, nakikita na natin. Tapos bigla may umepa. Tola, sampusta. Nga nga na naman tayo lahat. Hoy, ni Panghimagas, magbigay kayo. Mga hita ni Palutyot.